Hello guys, good afternoon. So today is April 9, 2024, so 1 PM. So repair tayo today video card. Okay, so ngayon na naman tayo magre-record ng pang vlog sa YouTube. Okay, so yung repair natin ay ito. So this is Sapphire RX 5700 XT 8GB. So ang problem nito ay no display according sa customer. Okay, so try natin tong kita. Kita kaya ito. So pinch. Ayan, so kita naman siguro yan. So, gagawin natin ay so, microscope. So, namukha natin mag-add dito ng isang camera. So, add tayo dito. So, add ng camera. So, may camera. Ito, capture. Existing. So, bench cam. Ito yan, DC bench. Okay. Yan. So, mag-add tayo. Maliit lang. Yan. So, tester. Okay, so tester. So naka na tayo using diode mode. Hirap ha. Ayan. So, yeah. So tester. So 12 volts PCIe. So walang reading ah. Ayan pala. Diode mode. So, diode mode. And medyo maingay lang yung ultrasonic cleaner. So, external. So, meron tayong reading. So, medyo may lights. So, open. So, open yung ating ano. So, dito siya. So, open yung fuse dito. And, shorted siya dito. So, ito ay 5 volt siguro to. So, okay naman. So, this is VDD SCI or memory. So, tingin ko memory to. So, okay. So, ito ay VDD SCI siguro. I don't know. Ito ay. So, okay. Good. So, mababa talaga to. Ito yung 0.8 volts rating. So, 5 volts. Medyo maingay yung ultrasonic cleaner. Ano tayo magagawa? So, na-shorted yung 5 volts nito eh. Okay. So, okay naman. So, inspection. Microscope. At kung mapapansin nyo, napakarami ah. Napakarami ng lupa. Mga memory niya. So, shorted siya eh. Shorted. Ano kaya shorted nito?
Ayan yung issue niya. Hindi natin alam kung yung alin ang shorted. So medyo mahirap ito pag ganito kasi ang gagawin natin dito, tatanggalin pa natin lahat ng MOSFET kung alin yung shorted. Kaya medyo mahirap siya. So madumi siya. So cleaning na natin. So bloated na daw, MOSFET na yan. So, marumi. Isin muna natin yung alikabok. Kaya siya nag-shorted dahil dito sa ito nga ang shorted na MOSFET. Hindi ko alam kung alin ang shorted. Maingay. So, ito. So, shorted to. Shorted. Yun, hindi. Ay, shorted din pala. Shorted also. Shorted din. Oh, itong dalawa, hindi. Yung pababa. Yan, so dalawa, hindi. And the rest, pataas na 4-5. Shorted. Yan. Walang identification kung alin yung nag-blow. Yan. Okay ito eh. Dito lang. Ito. So, okay ito isa. Itong dito. Hindi. Okay. Di ba dapat yung sobra nun papasok sa profit? Hindi ko na ipasok sa profit. Okay mo na. Okay na. Lahat sa parts nila. Okay na, okay na. Okay lang. Okay. So, ito. Linisin natin likod. Ito yung medyo mahirap-hirap dito. 5 piraso yung tatanggalin. So, walang pangitain eh. Kung alin yung nasira. Yung dalawa, okay.
Hindi ko alam kung kanino yan. Okay. Wala. Wala makita. Sali ka. Shorted. Ito mahirap. So, salang natin sa... Okay na? Ba't bumaba yung ano? Ano sir? Napito tatlo na yung nawala yung ano sa gate. Ah, nasa gitna? Okay na yan? Painitin ko pa to. Iwan. Wala kayo, sir, makunan? Oo. Oh. Printer head kasi yun eh. Ayan, so may customer tayo, may kausap tayong customer. Oh, pwede naman yan. Pwede kahit hindi mapatay niya ata, pwede. Ayan, so post muna natin yung video. Medyo mahirap-hirap. Natanggalin ko isa-isa. So, lima yun. 1, 2, 5. So, lima siya eh.
Nakahara si naka ano pa, salang pa sa preheater. So pakita ko na lang sa video, okay? Hindi, hindi pa ako na-order. Yan, hello guys. May natanggal na tayo. So, eto siya. Yung nakuha natin ay pangatlo. Pangatlo mula sa taas. Yan. Dito. Dito. Tapos dito. Nung nakuha ako dito, nakuha natin yung pangatlo. Yan. So, pangatlo siya guys na nakuha natin. Okay? So, yun yung nadali natin. Medyo mahirap lang pag ganito kasi yun nga. Hindi kasi siya nag-bloated. Walang evidence na nagpapatunay na sinasira yan. So, testingin natin ito yung nasa una, sa taas. Okay. So, itong tester na lang. Medyo mahirap talaga pag ano. So, sabihin ko na lang. Ang hirap mag-record. Ayan. Okay. So, ito good. Ayan. Good itong isa. Ayan. So, ito yung sa taas. Pinakataas. Then, ito yung pangalawa sa taas. Ayan. So, as you can see, so, may reading siya. Ayan. Okay. Nagbinaligtad. Okay, wala. So, yan. So, yung pangatlo yung ano, nag-failed. Eto. Kasi wala na siyang shorted dun sa onboard. Ayan. So, pansin nyo. Shorted siya. Ayan. Shorted yung reading. Ayan o. Bali, ito yung ground. So, pero pag yung kanyang output, shorted siya. Yung 12 volts, shorted sa output. Ayan o. Baliktaran. Re-reading. Ayan. So, BLNO ang ating papalitan. Okay? So, papalit. Ano yun na natin? Balik na natin itong dalawa. So, dito. So, yan guys. So, medyo mahirap siyang ilagay kasi ang layo ng aking camera. So, yan pa kasi yung ano. So, kailangan ko ng MOSFET. Ano na wala yung display? Okay na. Okay na. Mamamalawag lang. Okay, gawa tayo ng BLNO. So, ubos na yung BLNO natin. Ay, wala na yata. Wala pa. Oh, wala na. Ubos na yung BLNO na IC. May isa pa yata dito. May isa na lang pala rin. So, BLNO ito ay sinata. Ayan. Okay. So, ayan na natin. Prepare natin ang ano. Medyo mahirap-hirap ganito mag-repair ng ganito eh. Kasi mainit yung ating preheater. Matigas kasi siya masyado. Oh, gamit tayo ng ano to. Taasan natin. Sagad natin siya. So, ating solder braid. Solder braid ang gamitin natin. Microscope. So, try natin ang microscope. Kita ba?
taas, sa pababa. Baba natin. So next. So, tinilisin natin ang cotton buds. Para maging wala yung ano. Yan. So, gawin natin yan. Lagyan natin ang Lumilit solder. Tapos, gawin na natin. Ayan. So, kailangan natin ng hot air. So next. Aray, mainit.
next. Katabi. Okay. So this is the last. Okay, so remove. Yung sa ano niya, yung paano ko ba tatanong? Tulo ko na naman yung aking camera. Paano ba siya? Kailangan ng repair, padala sa atin. Oh, padala lang sa atin. Padala lang sa atin para matingnan. Cleaning. Ay, parang nakahang. Nakahang. Okay, eto na. Ang tester. Nasaan niya isa nito? Di ba dalawa to? So, naghang ang ating deactivate, tapos activate, naghanga.
Sabihin nilang naghahang ating isang camera. So, yan talaga. Ayan. So, I think okay na siya. So, inspection na lang natin by the best, ano? The best scope. Kailangan ay nakita. Kasi ito ay maraming lupa. So, hindi naman natin ito muna iti-testing. Ang gagawin natin dito ay ano muna natin ito. Ultrasonic cleaner bago i-testing. Kasi medyo delikado. Okay? So, yan. So, alin yan? So, yun sa ilalim yun. Inspection. Okay. So microscope inspection. So, I think success yung repair. Kailangan natin siyang so, check natin kung shorted pa rin. Okay. So, shorted nun ay so, may reading na siya dito. Portion dito. So, yan. Okay na. Wala nang rating. Yan dito. May rating naman. So, papalitan din natin yung kanyang MOSFET. So, may MOSFET pa dito sa MOSFET. Itong kanyang fuse. Dalawang fuse. Yan. So, ano kaya? Detesting kaya natin? So, silipin ko muna sa microscope. Kung pwede yung testingin. Maduming yun. So, kailangan natin siyang ano yun. Masyado siyang madumi. Kailangan pa. So, kailangan pa ng matinding repair. Kailangan pa nito ng ultrasonic cleaner. Tapalitan natin to.
So, mahirap lang itong kuhanin. Yung paghinang sa loob siya. Oops. Okay. So, na-remove na natin. So, dalawa. Ano ba? So, kailangan ako ng fuse. Ano? Okay na yan? Kailangan natin ng fuse. 10 ampere. Dalawa. So, dalawang 10 ampere ang kailangan ko. Okay. So, meron tayo dito ng dalawa. 10 ampere.
Ang hirap. Kuya, ibinalik ko one to, ha? Binalik ko rin yung oh, sige, sige. Yung iba daw kay ate, anak. Hindi na lang anak. Hindi ko siya makuha. Mabilis itong masira. Itong ano na to. Fuse 10 ampere. So, let's check kung connected pa. So, okay. So, reading. Okay. So, kailangan na lang nito ng ultrasonic cleaner. Kasi madami yung mga memory. Kailangan na lang natin siyang ultrasonic cleaner para maging malinis ang ating repair. Okay? So, yeah. So far, so good. Okay? So, ang gagawin na lang natin dito, guys, ay ano na lang natin, ultrasonic, tapos nalagyan natin ng thermal pad. Yan, tapos stress test na. So, ang size ng thermal pad nito, ay, so check natin. Yan, so ang size dito ay 1 mm. So, lahat siya ay 1 mm ang size. Ayan, so 1 mm po siya lahat. Okay? So, yan yung PT dito. So, ayan. So, taas yung stress test natin, guys, after ultrasonic cleaner. So, subukan natin siyang sukatin. So, 1.5 pa siya o 1 mm. So, kailangan sa 1.5 ay pasado na siya. Same height nung, ayan, spacer. Okay, same height nga siya. So, tama nga. 1 mm yung ating gagamitin. Okay? So, yan guys. Update ko kayo later for stress test this video art. Okay, so papalitan lang naman ultrasonic cleaning. Dadaan ultrasonic cleaning. Tapos, nilipates natin ang thermal pad na 1.0 mm. Yan. Tapos, stress test na. Okay? Update ko kayo a few minutes. Sir, ito na po yung ano nyo. AMD Radeon RX 5700XT Sapphire. So, okay na po siya, sir. So, ngayon, stress test po namin siya.
po yung specs niya. So, nasa ano na po siya, 28 minutes. Stable naman po siya sa 79 to 80 degrees. So, ito yung pan speed niya, 66%. So, okay pa naman po. And hello sir, good afternoon. So, ito na siya, tinetesting niya rin sa games. So, pass na yun sa stress test. So, testing siya ng ating players. So, as you can see naman, yung temperature ng IPS na. So, ayan na gano'n ang kanyang IPS. Okay na, okay na. It's working fine.